Sura, ikaw ay naparito. Mabuti at napadaan ka dito sa aming bayan. Sadya ko rin po ang mapadaan dito upang makipagpintuhan sa inyo. Gusto naman po kayo. Mabuti naman. Wala pa rin pagbabago. Ngunit nakakaraosin kami sa araw-araw. Napatid ko po ang inyong talino at kumasayan. Kung naipagpatuloy niyo po ang inyong pag-aaral, baka ngayon ay opisyal na kayo ng gobyerno. Bakit di niyo po paaralin ang inyong mga anak ng Kastila? Ay, bakit mo sinasabi sa akin ang mga yan? Sandali lang po. Hindi ko po nais na tayo mag-away. Pasensya ka na sa aking naging reaksyon. Nais ko lang ipaalam sa iyo na hindi man ako nakapag-aral ng Espanyol ay hindi ito hadlang upang magkaroon ako ng magandang buhay. Total, eh nandito ka na, magkwentuhan mo na tayo. Ito ay patungkol sa nasaksihan ng aking ama na isang indyong nagnangalang siya dito. Ngunit mas marami siyang matututunan sa Maynila kung siya ay makakatamasa ng wastong edukasyon. Totoo yan, Ginoong Dallas. Ngunit kung mamalagi siya doon sa Maynila ay delikado, marami din siyang matutunan bisyo doon. Sa tingin ko ay mainam na dito na lang siya. Sige po, maraming salamat, Cora. Tinanggap ni Cabezang Dallas ang payo ng Cora Paroco, ngunit makaraan ng ilang linggo ay nag-iba ang isip nito at nagawa niyang ipaluwas ang anak sa Maynila. Ako'y nangangamba sa iyong paglisan, aking kapatid. Sana ay maayos ang iyong lagay roon. At huwag mong kalimutan sumulat sa amin. Mag-ingat ka parati. Makalipas ng ilang buwan na pamamalagi ng Proper sa Maynila. Mahal kong Pili, nais ko ipakalala sa iyo ang nasa mabuti ang aking kalagayan. Marami akong na-discovery sa aking pananatili dito. Tila ako'y isang bulag na namulat ang mga mata. Datapwat ngayon, iba na ang aking pananaw, pag-iisip at kalagayan ng loob. Napagtanto ko na dito sa Maynila ang tunay na sibilisasyon. Nabasa ni Feli ang liham ng kapatid at nabatid niya ang pagbabago ng inaasal nito. Giliw kong kapatid, natanggap ko na ang liham mo. Huwag kang magalit sa akin. Nais ko lamang ay ang iyong kagalingan. Huwag kang magparaya sa demonyo. Aking kapatid, huwag kang mawili. Huwag kang mawili. Aking anak, nabalitaan namin ng iyong ama ang pagbabago ng iyong inaasal. Asin ko! Ikaw ay malayo na sa aming kinilalang anak. Huwag mong ilihim ang iyong totoong inaasal. Inaasahan ko ang iyong liham pabalik. Nagmamahal, iyong ina. Umuwi si Proper sa kanilang tahanan upang magbakasyon. Napansin ng kanyang pamilya ang pagbabago sa ugali nito. Tila maselan si Prospero sa kanyang pag-iitsura. Makalipas ang 2 taon, walang natanggap na balita ang pamilya ni Proper. Namatay si Cabezang Dallas sa sakit dahil sa lungkot sa mga hindi mabuting inaasal ni Proper. Aking pamilya, ako'y nagsisisi sa aking mga nagawa. Hindi ko na po ulitin ang aking masamang asal. Hindi rin nagtagal ay bumalik na naman si Proper sa kanyang bisyo. Marami na ang naniningil sa kanyang pinag-uutangan. Anak,
ibenta ko ng ating lupain ngunit hindi pa ito sapat upang mabayaran lahat ng iyong napag-utangan. Dito, naipatapon si Bumper sa balakbak. Namatay si Feli dahil sa sakit at lungkot. Wala nang balita ang mga tao kay Pupen. Nag-iisa na lamang si Kabesang Anggi hanggang sa siya ay namatay na rin.